Another game nga ng Lakers, another chance na naman para nga kay Jared Vanderbilt na maipakita nga kanyang potensyal bilang ang Lakers player. At hindi naman mga idol nag-disappoint siya dahil nga napakalupit nga daw ng ginawa niyang depensa kay Brandon Ingram kahapon. Pero bago natin yan mga idol i-breakdown at panoorin ang mga defensive plays neto ni Jared Vanderbilt ay let's give love muna. Dito nga kay Mikal Bridges na kahapon ay nagalimaw nga para nga sa kanyang bagong team na Brooklyn Nets. Dahil nagdala lang naman siya ng kanyang career high, 45 points yan mga idol, 8 rebounds, 5 assists, 2 steal, 2 block, 17 out of 24 sa field, 4 out of 6 naman mga idol sa kanyang mga 3 pointers. Kaya naman ngayon ay medyo gumagang na ang kalooban ng mga Nets fans mga idol lang dahil nga daw, luging-luging nga daw sila sa naging trade ni Kevin Durant. Mas better pa nga daw yung trade package ni Rudy Gobert kesa dito kay KD. Pero ngayong nakikita nila ang maaaring magawa at ang potential neto ni Bridges mga idol. Sinasabi nila na in the long run nga daw ay may potential itong trade na ito na maging solid trade para nga sa kanilang team dahil mukhang nakahanap sila ng kanilang next star na they can build around. Dahil hindi nga lang basta pinakita ni Bridges ang kanyang catch and shoot ability, pinakita niya rin mga idol na he can score off the dribble. So let's see nga mga idol in the future how will Mikal Bridges turn into para nga sa team ng Brooklyn Nets. Siya na ba ang kanilang next franchise player? Let's see mga idol. Pero ngayon ay pag-usapan na nga natin ang pagkamangha muli ng mga Lakers fans dito nga sa kanilang player na si Jared Vanderbilt. Dahil mga idol, grabe nga daw ang kanyang ginawa dito kay Brandon Ingram at talaga namang pinahirapan niya all throughout the game. Sa first quarter pa nga lamang mga idol ay damang-dama na ni Ingram ang presensya ni Vanderbilt. Negative 15 nga si Ingram kapag siya ay nasa court sa first quarter. Only shooting 2 out of 5 sa field tapos 5 points lamang. Pagdating naman sa second quarter, sinabayan siya neto ni Vanderbilt. 1 out of 2 nga siya sa field mga idol. Sa third quarter, 5 out of 11 nag-improve. Pero dama pa rin mga idol ang presensya neto ni Vanderbilt at nakakuha pa nga ng offensive foul. At sa buong laban nga mga idol, itong si Brandon Ingram ay shooting 10 out of 21 sa field, 47% at 33% lamang sa 3-pointers, 1 out of 3, 25 points. Yan nga mga idol ay dahil sa naging depensa, malupit at matinik na depensa neto nga ni Jared Vanderbilt sa kanya. At alam nyo ba mga idol, may revelation din ang New Orleans Pelicans announcer na sinabi nga ni Mark Jackson ng ESPN. Sabi nga daw ng Pelicans announcer na kung pipili nga daw siya ng isang defender para pigilan itong si Brandon Ingram na umiscore ng umiscore, ang pipiliin niya daw ay walang iba kung hindi si Jared Vanderbilt. Dahil na witness nga daw nitong Pelicans announcer na tuwing kakaharapin ni Ingram itong si Vanderbilt nung nasa Minnesota pa siya, nasa Jazz siya at ngayon nasa Lakers, ay talaga naman daw pinahihirapan niya itong si Brandon. Well, sa short time nga na paglalaro ni Vanderbilt dito sa Lakers mga idol, personally nakita ko nga kung bakit niya talaga napahirapan itong si Brandon Ingram. Una na niyan ay 6'8", itong ang player niya ito mga idol, with great length, 7-foot wingspan. Tapos grabe rin yung kanyang energy sa paglalaro, parang hindi nga nauubusan. Every play ay 100% nga siya mga idol, mapa-offensive end man yan or defensive end. At ang maganda rin dito mga idol ay may talino nga sa paglalaro itong si Jared Vanderbilt. Napaka solido nga ng kanyang defensive at pati na rin offensive IQ. Kagaya na nga rin ang nasabi ni Anthony Davis sa kanyang interview kahapon. Sabi niya, maganda nga daw ang ginawa na depensa neto ni Vando dito kay Brandon Ingram. Talaga naman daw na damang-dama nga niya ang presensya neto ni Jared Vanderbilt. He knows how to play nga daw hindi lamang defensively pati na rin offensively. Alam niya nga daw gumalaw kahit wala sa kanya ang bola, kaya naman offensive threat nga rin daw siya sa ibang team. So another game nga mga idol, another pagpapahanga na naman ni Jared Vanderbilt sa mga NBA fans pati na rin sa kanyang mga teammates. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.